Maligayang pagbabalik mga kasolid, Jonas Juan Pansultana, unang dayo sa Japan, panalo, second round, knockout, sarap ng tulog ng Hapon. Bakbakan sa pagitan ni Doberman na Dave Apolinario kontra dito sa pambato ng Thailand na si Yong Junta. Yan ang ating mga pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolida, Dave Apolinario kontra nga dito kay Tanes Ong Junta. Bakbakan na ang ating pangbatong si Doberman ay may kartadang 19 wins, 30 knockouts, undefeated. Tatlong huling laban ni Kabayan na knockout ang inabot ni Gideon Butelesi. Knockout din itong si Frenzy Rohi at unanimous decision naman kay Brian Mosimos. Itong sa Ong Junta mga kasolid ay mayroong kartadang 12 wins, 6 knockouts at nakatikim na ng isang talo via knockout. At sa mga hindi pa nakakaalam, ang ating pangbatong si Dave Apolinario ay pumirma na sa kontrata under ng Ohashi Promotion, kaya kabady-bady niya na itong Japanese monster na si Naoya Inoue. At sa katunayan nga ay nakasuporta itong Hapon sa laban ng ating kababayan. Mamaya nga ay magaganap na ang laban ni Doberman sa bansang Japan, kaya't isang suporta naman dyan sa ating pangbatong si Dave Apolinario. Samantala, bakbakan sa pagitan ni Anthony Joshua kontra dito kay Francis Ngannou. Kasado na nga yan mga kasolid at ang kanilang laban ay gaganapin na ngayong March 8, 2024. Si Anthony Joshua ay may karadang 27 wins, 24 knockouts at meron ng tatlong talo. Maraming ang mga boxing fans ang nagsasabing delikado itong si Joshua dito kay Ngannou. Matatanda natin mga kasolid na sa laban nga nitong si Francis Ngannou kontra dito kay Tyson Fury ay pinabagsak nga ni Ngannou itong si Tyson Fury. Nakuha nga ni Tyson Fury ang panalo pero marami rin ang nagsasabing focus-focus na daya itong si Francis Ngannou. Kaya abangan din natin mga kasolid ang bakbaka ng dalawang mga heavyweight, Anthony Joshua kontra Francis Ngannou. Sa kabilang balita naman mga kasolid, isa sa ating mga pangbato, si Jonas Juan Pansultana sa kasalukuyan ay may kartadang 19 wins, 11 knockouts, meron ng 6 na talo. Kontra sa pangbato ng Japan na si Masuda na meron ngang kartadang 3 wins, 1 loss. Ang ating kababayan si Jonas Juan Pansultana ang isa sa mga nagpaiyak dito sa top rank promotion na Mr. Bob Arum nang talunin ni Jonas Sultan ang pangbato ng top rank na si Caraballo. Isa nga itong undefeated fighter at prospect ng top rank promotion pero pinatikim ng unang talo ng ating kababayang si Jonas Sultan. Ang angas ng Pinas na si Cuatro Alas, Janel Casimiro ay nakatikim din ng talo dito sa kamay nitong si Juan Pansultan. Sa katunayan niya ay dalawang beses na rin lumaban sa world title fight itong si Juan Pansultan. Ang una nga ay ang laban kontra din sa ating kababayang si Jerwin Prettyboy Ancajas na kung saan hindi nga pinalad itong si Jonas Sultan. At ang ikalawa naman mga kasolid ay ang laban ni Sultan kontra dito kay Paul Butler na kung saan na domina rin ang ating kababayan. Bago ang laban ni Sultan kontra dito kay Rick Masuda ay panoorin muna natin mga kasolid ang unang dayo ng ating pangbatong si Sultan sa bansang Japan na kung saan ay nakalaban nga ni Sultan ang isa sa mga Japanese prospect. Ito nga ay si Tatsuya Ikemizu. Nang panahon yun mga kasolid ay mayroong isang talo pa lamang itong Japanese boxer at inangasan nga nito ang ating kababayang si Jonas Juan Pansultan. Second round pa lang ay tinapos na ni Sultan ang bakbakan at ang sarap nga ng tulog nitong Japanese boxer. Sa kasalukuyan, itong si Tatsuya ay may kartadang 19 wins, 3 knockouts, meron ng tatlong talo. At heto nga mga kasolid, panoorin natin ang sabay-sabay kung paano pinabagsak at pinatulog ng ating kababayang si Jonas Juan Pansultana ang Japanese boxer sa ikalawang round ng kanilang bakbakan. Nirapido nga ng ating kababayang si Jonas Sultan ang Japanese boxer at animoy isang machine gun. At dito nga mga kasolid, bagsak ang Hapon. Ganitong mga performance ang binabantayan ko sa laban itong si Jonas Juan Pansultana, pero lately nag-iba ang laruan itong si Jonas. Nakuha nga ni Jonas Sultan ang panalo dyan sa unang niyang dayo sa bansang Japan at sa ikalawa naman niyang pagdayo kontra nga dito kay Masuda. Makukuha kaya ng ating kababayan ang panalo. Undercard siya sa laban ni Inoue kontra kay Jerwin Ancajas. Kaya isang good luck sa ating kababayan nga si Jonas Sultana.
At sa mga nagtatanong sa latest update at announcement ng laban ng ating pangbatong si Cuadro Alas, General Casimiro, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin nga inaanunsyo itong Treasure Boxing promotion. Kaya't hintay-hintay lang tayo mga kasolida, lalong-lalo na sa nag-aabang ng laban ng ating pangbatong si Alas. Hanggang dito na lang muna mga kasolid, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bago, alam na. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.